Maganda at maluwalhating araw po sa inyong lahat ngayong ikapito ng Oktubre, year 2020. At gaya po ng ating kinaugalian, ang ating paalala po sa inyo ay magsuot ng face mask and face shield. Importante po talaga ito. Hindi talaga dapat iwasan. At pag kayo po ay nasa labas, for your essentials, observe the 2-meter distance and 6 feet and wash your hands frequently with water and soap for 20 seconds. At saka palakasin po natin ang ating immune system. Kumain po tayo ng masustansyang pagkain, gulay, kain tayo ng prutas, tayo po ay uminom ng maraming tubig, at mag-ehersisyo, exercise, palagi. At saka matulog po ng tamang oras at tamang bilang. Punta na po natin yung gusto nating mga ibahagi sa inyo. Ito pong Joint Task Force. Kinatawagan po yung publiko, makinig po kayo rito. Sapagkat, dahil nga meron ng enrollment, hindi lang enrollment, nag-umpisa na nung Lunes, 2 days ago, yung mga bata po natin, nasa bahay ngayon nag-aaral. Kaya hindi na po pwede yung mga sing-along sa oras ng this oras. Kailangan po kasi ay yung pong mga mahihilig mag-sing-along, wag muna kayong mag-sing-along sapagkat may istorbo yung mga bata dahil nag-aaral yung mga bata. At sabi po ni General Elizar, magkakaroon po ng mga barangay assistance centers. At ito ibabantayan ng dalawang pulis. O baka mahuli pa kayo, maaresto pa kayo. Huwag na kasi kayo ngayon. Kung gusto niyo pong manawagan, kung meron kayong naririnig na kapitbahay na maiingay, na i-storm yung mga anak nyo, tumawag po kayo sa hotline PNP Het, ano ito? PNP Helpline 16677 at saka yung number 0998-849-0013. Para doon sa mga smart users. At 0917-538-2495 for Globe users. At doon po sa hotline ng PNP Highway Patrol Group, 0926-225-5474. O, pagbigyan nyo na yung mga bata natin. Saka na yung pagkanta nyo pag siguro after class hours. Between 5 and 9. O, pwede na kayong magkantaan dyan sa mga kapitbahay natin. Samantala po, yung ano, alam niyo po ba na yung antigen, naririnig niyo ba yung antigen? Ito'y pwedeng substitute sa RT-PCR test, yung swab. At sa ngayon po sa Malacanang, ito'y gagamitin sa Boracay kung yung pong ginagawang pilot trial doon sa Baguio City ay maging matagumpay. Tama po ito kasi hindi pa naibida natin sa inyo sa Boracay. Nag-open noong October 1, wala namang turista kasi nga they're complaining daw yung mga turista na kailangan pa sila mag-swab test. Matagal na nga yung swab test. Dapat nga isang araw na lang. Apart from that, magbabayad pa sila 4,000. Samantala itong antigen, 15 minutes. In fact, matagal na po yan kasi nagpa-antigen po tayo noong isang linggo. 5 minutes lang, nakuha natin yung resulta, pati yung certification. At kung ano po yung result doon, yun din ang result sa swab test ko. Pati doon sa yung tinatawag na rapid test, ganun din, pare-pareho lang. Kaya magandang balita ito para mabilis na ho yung resulta. At samantala, ito pong maibida natin sa inyo.
Secretary Artugade. Eh, meron palang ginagawa dyan po sa New Zamboanga International Airport sa Zamboanga City. Kasi maliit lang po yung airport doon eh. Kasi may bagong ginagawa doon. Pati ito pong sa Cotabato, meron din. Central Mindanao Airport Development. Alam niyo po ba kung magkano ito? Aba, doon po sa Zamboanga International Airport, 13.930 billion pesos ang halaga. At doon naman sa Central Mindanao Airport Development Project sa Cotabato, 150 million pesos. Mas mura yata. Yung isa ay 13 billion eh. Sa ngayon po kay Secretary Tugade, itong New Zamboanga International Airport ay magkakaroon ng bagong terminal at 6 na jet bridges at saka makabagong control tower. Meron din pong gagawing 3,440-meter runway para makalanding yung mga mabibigat na aircraft. At ito naman ay sangayon sa ating kaibigang dating sekretary ng kabinete na si Emmanuel Manny Piñol. At yung pong construction sangayon sa kanya ay mag-start na sa susunod na taon. Katunayan daw po yung Central Mindanao Airport Development Project. Eh, nagsimula na. At yung pong perimeter and frangible fence ay sinimula nung Hunyo pa. Samantala daw po yung taxiway saka apron expansion na nagkakahalaga ng 92 million pesos ay halos 30% ng kompleto. At ito daw ay magiging operational sa ngayon kay Secretary Piñol bago matapos ang termino ni Presidente sa 2022. Samantala, maganda naman binabalita ni Secretary Ed Anyo ng DILG na sa isa pong briefing nung Lunes, kung nanood po kayo sa televised weekly public address ni Presidente, nagsalita rin si Secretary Anyo na 1,171 ang naibigay ng telecommunications permits upang matugunan yun namang public clamor para magka-improve yung ating telecommunication services. Eh, totoo naman talaga, nakakalimot. Kanina lang, may kausap tayo. May nag-text lang, nawala na. Kausap natin yung isang asawa ng isa sa mga naglalabanan dyan sa Kamara de Representante, nawala. Hindi ko tuloy nasabi yung gusto kong sabihin. At si Secretary Anyo, sabi po eh, ito daw ginawa ng mga LGUs, ito yung bilang pagtugo naman at pagsunod doon po sa kautusan ni Presidente Duterte na mapabilis yung proseso para sa pag-construct ng mga cell towers. Hindi po ba yun ang nire-reklamo ng mga telecommunication companies? Hirap na hirap daw sila kumuha ng mga permit eh. Kaya natin na lang daw po doon sa 428, ito na lang ang natira, out of thousands of applications, 428 na lamang. At puro bago po ito. At kinokomend po ni Secretary Ed Anyo, itong si Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso. Kasi maniniwala ba kayo, one time lang ang ginawa nito. Inapprove kagad niyang lahat. Eh, talaga naman itong si Mayor Isko eh. Si Yorme. At talagang mabilis ito sa trabaho. Ito eh, pag ito tinext mo, sagot kagad. Pag tinawagan mo ito, sagot din kagad. Kung hindi makasagot, nagre-return call. Eh, meron tayong mga dating kasamahan eh. Nakaupo lang eh. Hindi na marunong mag-return call. Hindi na marunong makasagot. Kung minsan, yung kapangyarihan eh, nakakasilaw, nakakapaso. Ang problema kung masobrang kayong paso. Anyway, yung pong provision sa Benian to Recover as One Act, eh, nakalagay po sa provision doon na may automatic rollout of telcos
sa construction ng PTTI sa Capacity Telecom Tower and Infrastructure. And except for building permits and night clearance permits, all other requirements were waived para mas mabilis nga naman. And once these permits are complied with, this will be processed immediately. So magandang balita po ito. Samantala, sangayon po sa IATF, kinukonsider yung pong pagdagdag excuse me ng mga pasahero dun po sa public transport. Kasi ngayon 50% lamang, gagawin na pong 70%. kasi sabi ni Secretary Bello, ito daw po kasing problema. Yung mga workers natin, hindi nakakarating sa kanilang mga trabaho. Kasi nga, limited lamang yung capacity. Pero ang problema naman kasi, hindi na natin malaman kung ano nangyari dun sa ating mungkahi. Tatatandaan nyo, nagkaroon ng problema sa 1 meter distance. At ito ay, ang IATF nag-decide na going lower para mas maraming pasahero. Hindi po ba mungkahi natin i-maintain, pero dagdagan natin yung mga bus. Hindi ko talaga maintindihan ba't hanggang ngayon hindi natin madagdagan yung mga bus. Meron naman po tayong pwedeng ibigay na ayuda ron kung nalulugi. Sapagkat pag marami na po ang nakakabalik sa mga trabaho nila, di ibig sabihin, hindi na tayo kailangan magbigay ng ayuda doon sa binibigyan natin. Nilipat natin doon sa mga bus owners. Hindi po ba? Parang simple lang namang solusyon yan eh. Sana makonsider natin yan. Si Presidente Duterte po ay nagbigay na ng kanyang report, yung weekly report, kung matatandaan nyo. Hindi ko malaman kung bakit pag nakaupo tayo rito sa opisina natin eh, bigla akong sinisip po inuubo. There must be something here na allergic tayo. Tingin nga ng water muna at iinom tayo. Anyway, yung pong ating presidente ay nagbibigay po ng weekly report. Kahit noong bayanihan to cover as one, tandaan po ninyo, hindi po ba? Kasi hindi naman po pwede bibigyan ng pera tapos hindi ka magre-report. Kaya weekly, nagbigay siya ng report. And ito pong bayanihan to, meron na siyang binigay na first report. Eh sabi nga ni Presidente, huwag kayong mag-alala. Sapagkat, yung pera na nanggagaling dyan, na binigay ng Kongreso, panggasto sa gobyerno, yan ay ginagastos sa wastong pamamaraan. Wala pong kupit dyan. Kaya nga may weekly report na tinatawag. Yun ang audit mo sarili mo, nire-report mo, titingnan naman ngayon kung tama. Kaya maganda po yung transparent ang gobyerno. Sinasabi po na from September 11 to 30, 8,980 human resources for health ang na na-hire na. At i-total naman ng, ito madami, 10,673 nurses ang na-deploy na sa primary care facilities upang mag-participate sa hospital-based and community-based responses. While other deployed HRHs are currently engaged in COVID-19 response. And sangayon po dito sa report nito, there are currently 32 COVID referral hospitals and 1,874 COVID accepting hospitals among other DOH public and private hospitals in the country. At sa ngayon po sa DOH, a total of 21,968 beds. 20% po ito ng total authorized bed capacity in the country ay dedicated sa COVID-19. And there are 138 COVID-19 testing lab in the Philippines. At sa bawat riyon ay may
lisensyadong COVID-19 testing laboratory as of September 30. At doon naman po sa mga clinical trials, eh yung sabi po ng DOH, meron daw tayong 17 bilateral partners at nag-express ng kanilang interest na mag-participate doon po sa World Health Organization Solidarity Trial for Vaccines and the COVAX Facility. O magkakaroon ng mga trial sa vaccine. Naalala tuloy natin si William Martinez, nag-text sa atin, eh, sabi kung po pwede raw siyang mag-volunteer. Oo, okay to si William Martinez. Ha? Tatanda niyo si William Martinez? Ito yung artista na inabsuelto natin sa isang kaso. Anyway, ito pong Department of Public Works and Highways, kasama yung mga ibang ahensya ng gobyerno, eh, patuloy na lumilika ng bago na mga temporary quarantine facilities, treatment centers, and facilities for medical personnel. Sana naman yung binida natin dyan sa LGU, sana narinig tayo ni Mayor Soto na pagandahin naman yung mga quarantine centers doon. Para yung nadadala naman doon medyo komportable naman, hindi yung walang unan, walang kumot, at kung ano-ano pa. Anyway, yung pong para pala kasi naman yung contract tracing, yung pong DILG, nag-hire na ng additional 9,557 contract tracers nationwide. Huwag po kayong aalis at tayo babalik makalipas lamang ng ilang paalala sa ating istasyon. Alright, punta naman po natin yung ibang flagship ng pamahalaan. Alam nyo, dumarami. Ito nga ang hanga ang mga negosyante kay Presidente. Hindi pa rin sila nakakita ng katakot-takot na infrastructure projects ng isang administrasyon. Maliban dito sa presenting administrasyon, ay ngayon may dagdag na naman. Humaba na yung listahan. Sapagkat yung report po ni Presidente sa Kongreso nung Lunes, merong 7 bagong proyekto. Ano itong mga proyekto ito? Kasi dati napakadami na eh. Siguro 98. Ngayon 104 na. Ano pong mga additional projects? Ito po yun. Sa ngayon kay Presidente, merong 20.3 billion national broadband program. Pangalawa, merong 33.9 billion information and communications technology capacity development and management program. Number three, 4.2 billion water district development sector projects. And number four, 3.3 billion national irrigation sector rehabilitation and improvement project. Number five, 13.3 billion Balog-Balog Multipurpose Project Phase 2 in Tarlac. Number 6, 14.8 billion Halawar River Multipurpose Project Stage 2 in Iloilo. At yung huli, pampito, 3.5 billion Lower Agno River Irrigation System Improvement Project. Ito pong mga infrastrukturang programang ito. Bahagi po ito ng estratehiya ng gobyerno na palakasin ang ating ekonomiya na bumagsak dahil sa coronavirus. Yun ang mga kritiko, may nabasa na naman tayo. Sinasabi nila, itong gobyernong ito, masyadong maraming inuutang. Pinakamarami daw na utang. Kayo naman. Bakit? Eh, kita nyo yung, tanda nyo yung panahon ng Marcos? Marami rin utang, pati nga yung nuclear plant, binayaran natin, hindi naman natin nagamit.
itong mga inuutang natin ngayon, walang problema na hindi natin mabayaran. Makakala nyo, hindi mababayaran. Bakit naman? Kasi yung infrastructure project nga, yun nga yung stimulus para bumalik at lumakas ang ating ekonomiya. O pag malakas ang ekonomiya mo, ibig sabihin maraming papasok na pera sa gobyerno. Na may pambayad tayo sa mga utang natin. Kayo talaga, wala na kayong nakitang mabuti sa mga kritikong to. Tawag ko po dito yung mga kontratista. Kontra ng kontra. Sa ngayon po kay Presidente, balikan po natin yung kanyang sinasabing bayanihan funds. Itong pera dito, galing sa bayanihan, will be spent wisely. At siniguro po ni Presidente ang publiko na lahat ng pera, igugugol yun sa tama at wastong paraan. Sabi niya, I assure you that the money was spent wisely and the money coming now will be spent wisely also. At sangayon ito, sabi ni Presidente, sa reglamento o sa rules. At sinisigurado ko yan. Sabi niya, at the start, wala hong sindikato dyan, walang sabihin mong may nakawan, wala yan. And sabi po ni Presidente pa, we will be careful for the next round of bayanihan. There is still money to be given to the people, to the poor, especially. Hinting at the third bayanihan law, sabi po ni Presidente, yung susunod na bayanihan funds na darating, may pera na maibibigay sa mga hihirap. Parang pinapahiwatig niya na mayroong pangatlong bigayan. At ito pong bayanihan na pinirma ng September 11, is being seen as a life vest for the economy. Parang salbabida ng ekonomiya. Sapagkat ito ay kasama dito yung 140 billion package for industries adversely affected by the pandemic. And a 25.52 billion standby fund that the government may spend before the 2000 budget takes effect. Samantala, yung isang nire-react ni Presidente, yung napabalitang beef cards, na buti naman itong Secretary Tugade, nung nagkaroon ng protesta, reklamo sa maraming sektor, pinasuspindig agad kasi ang mahal-mahal daw. Sabi ni Presidente, tinitingnan niya na kailangan ito libre. Bakit ba pinahihirapan natin yung mga commuters natin? Eh sabi nga ni Presidente, hindi naman lahat merong trabaho na yung sahod nila. Pwedeng itustos dyan sa beef card na yan. Hirap na nga eh, dadagdagan mo pa. At hindi naman sila ready dito sa mga ganitong beef card. Kaya sabi ni Presidente, bakit? Hirap na nga, papabayarin nyo pa. Pagkatapos, ang dami nating nilostay sa korupsyon, bilyon. Tapos itong beef card, hindi natin mapalibre ni Presidente noong Lunes. Kaya sabi niya, kakausapin ko Secretary Tugade para magkaroon ng libreng beef card. Eto naman po si Secretary Tugade. Immediately, nag-respond naman kagad. Kaya nga pinahinto niya kagad. Sinuspindi niya. Kaya sabi ni Presidente, kung walang siyang nakikitang solusyon, abay, gagawa niya ng paraan. Kung baga, hanap tayo ng pera para bayaran natin. Sabi naman ni Secretary Tugade, kasi may offer po yung AF Payments Incorporated. Ito yung provider ng mga contactless electronic payment system ng beef cards. Nag-alok po sila na inilibre niyo yung 125,000 free cards dun sa mga EDSA busway commuters. Pero, ang sabi ni Secretary Tugade, huwag niyo mo nang tanggapin yan. Baka ma-stall tayo dyan. Mas maganda nga naman ang maraming providers. Alam niyo, mas maganda yung may kompetensya. Sabi ni Secretary Tugade, kailangan yung mga providers na yan, merong interconnection. Si Secretary Tugade, hanga tayo dyan.
action man ito. Ito yung, kung hindi tayo nagkakamali, ito yung valedictorian sa law class nila, presidente, dyan sa Beda. Meanwhile, ito pong si presidente, isa pang kinayayamutan ni presidente, yung mga palaging sinasabi na yung extrajudicial killings. Kung matatandaan nyo, nung tayo pa ang tagapagsalita, sinagot natin to. Sabi natin, kaya marami extrajudicial killings. Kasi yung sindikato, nagkakaroon yan ng away among themselves. Kaya nagkakapatayan, alam mo, nagkaunsiyan. Ay, iba naman. Ibang dahilan. Eh, sabi ni Presidente, pati raw siya nagduda kung bakit maraming extrajudicial killings. So, ang ginawa niya raw, lihim na pinaimbestiga niya. At, kaya ang natagpuan niya, yun na nga. Kung ano yung sinasabi natin, no? yun ang lumabas sa investigasyon. Sabi niya, unang-una, sabi niya, isa, nag-aaway sa teritoryo. Kasi marami pong mga sindikato, may kanya-kanyang teritoryo. Kung baga, sa'yo ang tundo, akin ang Caloocan, akin ang Quezon City, mga drug lords. Kung pasukin mo yung teritoryong hindi yun, talaga magkakapatayan sila. Kaya marami kayong nakikitang patay. Hindi mga pulis ang pumapatay kasi mga pulis din natin napapatay eh. Pangalawa, sabi ni Presidente, nagkakaroon ng unsiyan sa isang sindikato. Laban dun sa iba. Siyempre, pag inunsi mo, talaga magpapatayan nga kayo. Pangatlo, sabi niya, nagkakaroon ng nakawan dyan sa droga, dun sa bilihan. Kaya sabi ni Presidente, sabi niya nga, alam ko yan kasi ako pulis. Ibig sabihin ng ako pulis, sabi ni Presidente, bilang alkalde for 23 years, mas magaling pa ako sa pulis. Kasi, kung nga naman, 23 years ka, talagang alam mo na ang lahat ng kalokohan ng mga pulis, ng lahat na klase dyan sa lugar mo. Meron na namang isang kontrobersya rito. Kasi, ang problema rito sa mga kritiko naman, hindi nila kinukonsider na si Presidente, hindi naman ito native na Tagalog at Manileño. Bisaya po ito. Kaya kung minsan yung salita niya, akala nyo, mali ang pinapahiwatig. Alam mo, kasi ako, napakinggan ko po yung sinasabi niya. Kasi nabasa ko na naman sa dyaryo kanina, si Presidente raw, bago na naman ang sinasabi. Kasi nung mga nakaraang mga speeches niya, mga televised address niya, sinasabi niyang, pumatay siya. Ngayon daw, bakit sinasabing, hindi siya pumatay? Tapos kinu-quote pa siya, wala akong pinatay na tao, kayo naman. Yun ang unang sinabi niyang sentence. Pero pakinggan niyo kung ano yung sumunod niyang sinabi. Sabi niya, never, never magtanong kayo sa pulis dito sa Pilipinas. Tanungin niyo yung IATF, sabi niya. Yung mga miyembro diyan, si Secretary Lorenzana, Secretary Anyo, never akong nag-utos na pumatay ang mga pulis at mga military. O anong ibig sabihin? Kaya ho yung sinasabi niya, wala ho akong pinatay na tao. Ang ibig niyang sabihin, wala akong pinapatay. Hindi yung wala akong pinatay, kayo talaga. Titingnan niyo yung mga sumunod para maunawaan niyo yung context ng sinasabi niya. Talaga namang may pinatay siya at inamin niya kasi in self-defense. Tandaan niyo, di ba binibida sa inyo kung paano? Merong hostage taking pa yata yun. Kayo talaga. Anyway, meron namang nakita si Presidente Duterte na anomalia. Kung wala mang anomalia, magiging anomalia. Actually, meron na ito noon pa. Kasi po yung mga shabu na nahuhuli, kinukumpiska. Hindi po ba? nung practicing lawyer pa tayo, alam na natin yan. Kasi may mga kliyente tayong mga nag-demanda dyan tungkol dyan sa mga shabu-shabu yan. Yung mga pulis, yung mga scoundrel na pulis, pag may nakikukuha po silang shabu, nakukumpiska nila. Sabi mo, 100 kilo. Hindi naman nila i-declare 100 kilo na kukuha nila. O kung
sabi mo isang kilo, siyempre, babawasan nila yon, bubulsan nila yon, tapos ilalako nila, bebenta nila. Ganun din, sabi ni Presidente, yung mga nakumpiska nyo, na nakalagay niya sa mga warehouse, eh yan eh, pag isang kutsara mawala dyan, nako, o di ibig sabihin, nire-recycle yan. Kaya sabi niya, binibigyan ko kayo ng isang linggo. I want all the shabu, residual or otherwise, however minimal, destroyed. Sirain niyo yan. At binibigyan ko lang kayo ng isang linggo. 1 week lamang. Do it in 1 week, sabi niya. Destroy and get the specimen. Pinaliwalag naman po ni, kasi sasabihin naman na iba, oh, e, paano na yung ebidensya natin? Paano mo ipipresenta yung sawa ko? Pag dinimanda mo yung mga nahulihan mo, wala ka ng object ng crime. Eh, sabi ni Presidente, alam niya po ito. Piskal ito, kaya alam niya ang gagawin niya. Sabi niya, pwede ilan tayo ng permiso sa hukuman. Motion for an ocular inspection ng Shabu. O di syempre, pupunta ngayon yung mga mag-ocular ng court. O edi, i-record mo ngayon yan, i-video mo pa yon. O edi, yun ang ipipresenta mo. O pwede mo nasirain. O hindi po ba? Kaya kayong mga kritiko, nako. Mamaya, marami ako sasabihin tungkol kay Presidente. Meanwhile, ito pong iba pang sinabi ni Presidente. Meron pa sinabi si Presidente, maliban rito sa Cebu, ano po ba yan? Iakit mo nga yung ating screen na yan. Sabi pala ni Presidente, para sigurado daw, bibisitahin niya yung mga warehouse kung saan nila tinatago yung mga droga para makita niya kung ano ang status. Mabuti naman. Kaya kung ako kayo, eh, ayusin nyo. Ano pa ba sinabi ni Presidente? Okay na yung Shabu. Tapos na tayo dyan. Iba naman. Iniisip ko kung ano pa yung sinabi ni Presidente. Ito pong PhilHealth. Kausap nga natin si Secretary Duque. Sabi ko, kawawa ka naman, Secretary Duque. You're being crucified. Mabuti naman si Presidente. Palibasa, abogado. Hindi lang abogado. Prosecutor pa. Piskal eh. Alam mo po yung mga piskal, sila ang nagdi-determine kung yung isang kaso ay may laban sa hukuman. Kaya hindi sila magpa-file kung ito'y matatalo. Pero ang problema, ganito. Yung pong rules of court, nire-require lang yung probable cause. Yung bang reasonable paniniwala na batay dun sa ebidensyang nasa harapan mo, pwedeng itong taong dinidemanda mo, siyang gumawa ng krimen. Eh, ang problema, ang proof ang nire-require ng ating mga hukuman, proof beyond a reasonable doubt. Prueba na walang reasonable pagdududa na ito nga ang nag-commit ng krimen. Kaya, pag hindi mo naprubahan yon, dismiss ang kaso. Puntahan natin ngayon si Secretary Duque. Tandaan nyo, maraming mga iba't ibang sektor, kasama of course, mostly naman ito, actually mostly naman eh, yung mga kritiko ni Presidente, yung mga kolumnist ang galit sa kanya, ayaw sa kanya, o kaya naman yung mga nandyan sa Senado, yung mga nag-imbestiga, dalit sabi, gusto nila ang ulo ni Secretary Duque. They want him removed. They want him fired. Ilang beses nang pinagtanggol ni Presidente ito, sabi niya, nagtitiwala ako dyan. Kung may ebidensya kayo, pakita niyo sa akin. Lumikha po siya ng task force. He created a task force specifically to determine exactly the liability of every official in PhilHealth who are accused of corruption. So nag-imbestiga. Meron pang NBI doon. May police doon. May mga abogado doon ng
Department of Justice. So nagkaroon po sila ng findings, binigay kay Presidente, tapos pinail sa Ombudsman. Kung sabi ni Presidente, kasi itong mga senador, meron daw silang prueba na si Secretary Duque ay kamit ng krimen. Kaya kailangan isama sa demanda, pati daw yung Del Rosario, dating senior VP. Kaya sabi ni Presidente, pinag-aralan ko, binasa ko. And sabi niya, and I will quote the President. He said, "For the life of me, I cannot really find a good reason to prosecute an innocent man." Sabi niya, eh, binasa ko. Wala akong makitang dahilan kung bakit uusigin ko ang isang taong inosente. At sabi niya, mine is not to prosecute for the sake of somebody being prosecuted. Hindi ko trabaho na umusig para lang makausig. Ang trabaho ko, sabi niya, my job is to see that the rule of law, ang tungkulin ko, ay siguraduhin ko na yung rule of law o yung regla ng batas, yung bang rules either for or against a person ay sinusunod or followed, sabi ni President. And he had gone through the initial findings of the multi-agency task force he had created to go after officials of the state insurance firm who allegedly misused billions. At wala po siyang nakita. Tandaan nyo, ito pong si Presidente, abogado na, prosecutor pa, at alam niya, sabi niya, I'm a lawyer and I know what is probable cause and prima facie evidence. There are two phases that are important before you file a case in court, sabi ni Presidente. Problem is, I have reviewed the report, binasa ko naman, wala talaga akong makita na si Duque ay dapat na idemanda. Okay. Eh sabi naman ng mga senador, hindi, meron kami ebidensya. But you know, in also in fairness to them, oh, magwalang galang naman sa mga senador. Eh sila naman nagsasalita bilang mga hindi abogado. So iba po kasi ang training ng abogado. So sa kanila, sa kanilang pananaw, kasama si Secretary Duque. Pero sa mga abogado, talaga hindi pa pwedeng basta ka mag-able. Kasi pag nag-able ka, baka ka lang mapagtawanan at ma-dismiss. Eh, makikita lang yung kahinaan mo bilang abogado. So, yan po. Eh, tayo naman bilang abogado rin, tayo ay naniniwala na alam po ninyo, napakadali ang mag-akusa. Pero, yung pagprueba, mahirap. Kaya kailangan sigurado tayo bago tayo maghain ng demanda. Sapagkat alam po ninyo dito sa ating bansa, pag ikaw ay naakusahan at ang media, kinain yun, pinagpiestahan ka, kawawa ka naman. Alam po ninyo, tingnan po yung mga hinawakan nating kaso noon. Marami po tayong kasong hinawakan ng publiko ang tingin guilty na kasi ang media naman, alam niyo naman media. Ayun, nabanggit ko kanina si William Martinez. Hindi po ba? Yun ay ang demanda doon tungkol sa drugs kasi nakunan ng drug paraphernalia doon sa kanyang bag na actually hiniram. Pagbalik sa kanya, siguro yung umiram sa kanya, may gamit. Anyway, sapagkat yung pong media, plenay up yun, so guilty na kagad si William Martinez. Alam niyo po bang ginawa ko nun? Pinatagal ko yung kaso hanggang hindi na pinag-uusapan bago tayo nag-presenta ng mga ebidensya. Para yung hukuman, kumisan, sabihin natin, nakukuman, hindi na impluensya. Naku, madaling sabihin yun. Pero meron pa rin mga judges na naimpluensya ng media.
sabihin mo ilang porsyento, maliit na porsyento, pero meron pa rin. Eh, paano kung napunta ka dun sa maliit na porsyento, di kawawa ka naman. Kaya, wag tayong basta maghatol. Kasi pag ikaw ay namantsahan, nako, kawawa naman. Sabi nga natin noon eh, maraming magagalit sa atin no, pag umawag tayo ng isang kasong kontrobersyal. Kasi nga, from the mind of the public, guilty na sila. Bakit ko daw hinahawakan? Sabi ko, alam po ninyo, kami sumumpang mga abogado na pag umawag kami ng kaso, regardless of our opinion of the matter, we have to accept the case and introduce evidence either one to acquit, talagang walang ebidensya, or kung guilty naman, eh meron naman pong tinatawag na mga mitigating circumstances, justifying circumstances, exempting circumstances. So ibig sabihin, i-introduce po namin evidence yon para either maabsuelto o mapagaan ang penalty. Yun po ang trabaho ng abogado. Kaya sabi natin sa kanila, ma-appreciate nyo lang ako kung kayo na nakadimanda at akong abogado nyo. Sa kanya lang malalaman na kami mga lawyers, eh, talagang trabaho namin yon. At sabi ko nga natin, akala nila kami pong mga abogado, eh mga sinungaling, hindi po totoo yun. Lawyers are not liars. Only our clients are. Kasi yung mga kliyente, syempre, hindi nila sasabihin kung minsan ang katotohanan. Magsisinungaling siya, ikaw, kung mahina-hina ka rin, maniniwala ka. Kaya naging panuntunan ko po nun eh. Pag nagsinungaling ka sa akin, at sa gitna ng kaso, nakita ko nagsinungaling ka, withdraw ka agad tayo. Hindi tayo magiging bahagi ng maling paggamit ng batas. So, yan po ang ating masasabi dyan sa kaso ni Secretary Duque. Minsan, siguro po, magbigay muna tayo ng konting pahinga ng ilang patalasta sa ating istasyon. Babalikan po natin kayo dahil maganda po itong susunod na discussion natin. Sapagkat yung pong rating ni Presidente 91% at merong mga kumikwestiyon dun sa rating. Isa na ron yung kaibigan natin si Tony Lopez, may artikulo siya. Incredible daw. At saka si BP Lenny din, meron din sinasabi yung kanyang grupo na kasi ang babaw ng rating ni BP Lenny. Dati yung kasi mababa na nga 58%. Bumaba pa na isang notch, naging 57. Eh sabi naman ni BP Lenny, mamaya na, surprise, we'll get back to you. Ilan pa? 18. Eh, then diretso na siguro tayo. Wala bang balita sa SWNES kung bakit di sila gumagawa ng survey? Oh, parang ilang buwan na, 7 months na yata, wala sila. Bakit kaya? Walang pera. Wala nag-i-sponsor. Eh ito, hindi naman to sponsor daw, saan ngayon sa kanila? Hindi ko mention daw. Sila lang sa All right. 4, 3, 2. Okay, puntahan na po natin itong rating ni President. Itong mga kritiko, mga oposisyon, yung mga kolumnista, kagaya ni John Nery, ni Manang Winnie, ni Randy David, at kung sino-sino pa dyan ng mga kolumnista, ayaw nilang maniwala doon sa rating. Ito nga ang kaibigan natin si Tony Lopez, incredible daw. Incredible. Ano pa? Ito naman si BP. Punta muna natin si BP Lenny. Sabi na nga po ni BP Lenny, hindi raw masyadong concerned
tinan mo itong tagapagsalita ng ito. Magtatanggol ka na lang, hindi ka pa marunong magtanggol. Hindi masyadong concern. O hindi concern pa rin, hindi nga lang masyado. Ano ka ba? Ikaw talay. Para sa kipipilay ni Rao, hindi siya pumasok sa politika. Ha? Hindi ka pumasok sa politika sa pagsisilbi sa publiko para maging popular. Really now? Lahat na politiko, maliban dito kay presidente, eh gusto niya maging popular. Itong presidente lang alam natin na regardless kay popular ka kay hindi, o tanggapin mo man ako hindi, wala siyang pakialam sa buhay ng mga ayaw sa kanya. Basta trabaho, trabaho. It doesn't matter. Kala nyo ba yung rating, natutuwa siya? Wala yan. Wala sa kanya yung mga 91% na yan. Kaya lang, yung pong mga nag-oobserba, kagaya natin, tinitingnan natin kung ano namang mga reaksyon. So itong sinasabi ni BP Lenny, pinagtatanggol niya sarili niya. Eh siguro, actually ako sinasagot nito dahil akong bumabanat eh. Tungkol doon sa pagbagsak ng rating niya. Sinasabi niya, itong kanyang defense. Eh wala kaming access eh sa mga komunikasyon. Kaya yung ginagawa ni BP Lenny, eh, hindi nakakarating sa tao. Tsaka palaging binabanata kami ng mga trolls. Marami mga fake news ang pinapakalat labang kay BP Lenny. Ha? Naku, oh, makinig kang mabuti. BP Lenny, magkaibigan tayo. Pero alam po ninyo, sa mga kaibigan, kailangan magiging matapat din kayo. If you really are a friend, you will tell the truth para matulungan natin siya. Ano bang ibig natin sabihin? Bakit bumagsak by one notch? Dati na nga mababa, eh bumagsak pa. Tanong, may ginagawa mang kabutihan si BP Lenny? Meron. Di ba? Pinuri nga natin eh. Pero po, alam po ninyo yung ginagawa niya. Eh, ordinary yon sa isang public official na magkaroon ng mga donasyon galing sa mga kaibigan o mga tagahanga at yun naman ang i-distribute mo. At yung pong ginagawa niya, hindi po yon naitago. Bakit? Hindi mga nga ba? Bakit naman yun, ba't naman may tatago? Unang-una, nagpe-press release siya. Pangalawa, may kasamang media. Eh lahat na ginagawa niya, paano ba natin nalaman na nagkaroon siya ng distribution kung hindi inalabas ng media? Paano ba natin malalaman na nag-provide siya ng shuttle services, nakakuha siya para sa mga frontliners? O hindi ba? Dahil din sa media, ibig sabihin, paano malalaman ng media kung di mo sinabi at di mo pinaalam? Madalit sabi, hindi totoo yung sinasabi ninyo na hindi alam. Alam yon, kaya lang, yun, papupuriin kayo doon, kahit na nga ordinaryo yun. Ang niririakan ay gaya ng sinasabi po natin. Pag ikaw kasi tumawag ng yung sariling press con o kaya naman televised address mo, ginagaya mo si presidente, at pinupuna mo ang pamahalaan at si presidente Duterte, kaugnay sa pagtugon sa COVID, kaugnay sa pagpapasa ng anti-terrorism bill, kaugnay sa paggrant ng pardon kay Pemberton, kaugnay sa pagtugon sa COVID responses, kaugnay sa paglagay ng lockdown o pag-lift ng lockdown, iba-ibang stages, kaugnay dun sa budget, kaugnay sa paggastos, yung mga puna mo, yun ang pinapakinggan ng publiko. At huwag mong sabihin hindi nakakarating sapagkat nandyan nga media. Ano pa? Meron kang mungkay. Di ba, binasa pa natin. Labing isa at inisa-isa ko po sa inyo na yung mga mungkay niya ay dati nang ginagawa at ginagawa pa rin. Eh sabi po natin, maganda yung mungkay, maganda yung intensyon. Pero yung magmumungkay ka na dati nang ginagawa ng pamahalaan, ang ibig pong sabihin niya, sinisiraan mo ang pamahalaan sapagkat pinalalabas mo sa pamamagitan ng pagmungkahi na hindi pa ginagawa ng pamahalaan yon. Yun ang disinformation. Yun ang paninira, BP Lenny. Kaya ka bumagsak sa rating kasi kitang-kita ng tao ang ebidensya
na tama ang ginagawa niya. Sasabihin mo, bakit kukonti ang tumangkit ng mga ayuda? Bakit kukonsentrate ka dyan sa pagpapaganda? Bakit hindi binibigay sa tao? Yun nga ang problema, Bipileni. Mali nga, dispalingado yung mga facts mo. Kaya ang dating tuloy, sinisiraan mo si Presidente. Sinisiraan mo ang pamahalaan. Bakit naman? Pag nag-survey ngayon, yung survey, tandaan nyo, at random yon. Kung natanungan mo yung nakatanggap ng pera, yung natanungan mo nakatanggap ng ayuda, yung natanungan mo natulungan ng gobyerno, madalit sabi, bilib sila. Paano ka na ngayon? Talagang masisira ka talaga sa rating. Hindi po ba? Tingnan natin itong kay Tony Lopez. Kasi gusto ko ito si Tony Lopez. Kasi, unang-una, hindi dahil sa kaibigan natin siya. Hindi dahil sa marami ng panahon ang pinagsamahan namin. Katunayan, I will credit him for putting me in the public eye nung unang nating pumasok niya. Kasi ito po si Tony Lopez, nag-aaral. Alam niya facts niya. Ang problema lang, tama nga facts mo, pero mali yata yung conclusion. Tingnan natin. Alam niyo po, ang artikulo niya sa Business News at Manila Standard. Ang kanyang pamagat ay Duterte the Great. Tony, hindi ko malama kung pinupuri mo ba si Presidente, you're mocking him. Duterte the Great, ang dakilang Duterte. Kasi at the end of your article, sasabihin mo, yung pulse survey, incredible, hindi ka panipaniwala. Di parang binabanata mo si Presidente. Kasi sabi, itong dahilan naman ni Tony Lopez. Sa kasaysayan daw ng survey sa Pilipinas, never pala siya nakakitang hindi ka panipaniwala. Amazing. Nakakabilib, pero hindi ka panipaniwala. As of September this year, meron mo daw 91 sa bawat 100 Pilipino. Yung 91 ng mga Pilipino ay nagtitiwala sa kanya. 10% na lang po na iwan. Ang tanong, 10% ba ang kontra? Hindi. Sapagkat 4% lang po ang kontra. Yung 5, hindi pa malaman kung sila'y kukontra o hindi kukontra. Only 5 of every 100 do not approve. Only 3 of every 100 have no trust in him, sabi niya. Yun daw pong margin of error, 2.8% points. Kaya daw pag in-apply mo, wala nang hindi nagtitiwala kay Presidente. Practically, no one does not trust the President in the Philippines. No one. Which is incredible. Ikaw naman. Not even, sabi niya, not even Jesus Christ. Kahit daw si Jesus Cristo nung kanyang panahon sa lupa ay nakakuha ng ganito malahiganting perpektong pagtanggap at pagtitiwalang rating. Katunayan daw, nung si Pontius Pilate nag-referendum, si Jesus Cristo natalo sa isang magnanakaw. And having lost the people's trust, the Savior of mankind was crucified. Ano ang mga basehan niya? Sa panahon daw ng pandemic, si Presidente Rao ay hindi, hindi raw nakapagligtas ng 324,762 Filipinos from getting sick. Ito po yung mga nagkasakit. Of those who have gotten sick, he has not been able to save 5,840 from dying. Hindi niya raw naligtas itong 5,000 mahigit na namatay. Kahit na raw si Presidente nag-impose ng earliest lockdowns in the world.
natatandaan ko, Tony, ikaw nga ang nangunguna noon na gusto mo mag-lockdown eh. Nung mag-lockdown, bigla ka naman kumontra na bakit nangla-lockdown. Anyway, teka muna, Tony. Yung sinasabi mong hindi niya nailigtas, kinonsider mo ba yung sinasabi naman ng World Bank? Sinasabi ng mga eksperto na kung si Presidente hindi nag-lockdown, hindi lang yan ang nagkasakit, hindi lang yan ang namatay. Daan-daan libo. Kinonsider mo ba yon? Madalit sabi, hindi lamang si Presidente ang nagkaroon at ang ating bansa nagkaroon ng ganyang casualties. Yan ay uniform all over the world. Sinasabi mo, yung bumagsak ang ekonomiya. O bakit? Sino bang ekonomiya ang hindi bumagsak? Madalit sabi, sinasabi ni President, ni Tony Lopez, hindi na nga nakapagligtas ng mga kababayan natin. Bumagsak na nga ang ekonomiya dahil sa mga ginawang lockdown. Samantalang nung umakyat daw ito sa kapangyarihan, siya ay nagmana ng isang ekonomiyang maganda, malusog. O ito naman si Tony Lopez, parang wala ka namang binigay ng kredito sa mga economic managers natin. O even assuming na maganda economy, akala mo ba kung yung mga economic managers natin mahihina, akala mo mapapanatili yung gano'n? Kaya nga kita mo, sabi ni Secretary Dominguez, during the Monday public address, sinabi niya na wala po tayong problema sa ngayon. May problema yung disease na bumagsak. Pero nananatili po tayo. Wala tayong matinding recession na tinatawag. Sapagkat maganda yung mga foundation natin. Marami tayong batas na ipinasa. Yung sa tarif. Marami. Nakalimutan na natin yung mga binanggit niya. Madali sabi, itong mga economic managers ay gumawa ng mga kaparaanan upang maging mas malusog yung dinatnan na magandang ekonomiya. Kita nyo yung mga mahihirap. Hindi mo ba, kahit si Manang Winnie Monsod, pinupuri si Presidente. Dahil daw yung target na ganitong bilang sa 2022 pa dapat na ma-target, makuha. Nakuha natin within the 2 years. Bumagsak na yung number of poor or poverty families. Mahirap. Kaya sinasabi ni Tony Lopez, ito daw po 2019, malapit na sana yung full employment natin. Kaya lang, in fact, bumagsak nga po yung record ng 5%. Pero dahil nga sa pandemya, tumaas. Natural. Ikaw naman. Bakit naman hindi tataas? Kaya nga tayo nag-lockdown para masawata natin yung pagkalat. Kasi pag hindi tayo nag-lockdown ng mga panahon na yon, wala tayong gagawin kundi gawin natin yung dati nila ating ginagawa at magkakahawaan tayo. Pero nung nag-lockdown din, nanatili muna tayo sa ating mga bahay. So na-reduce natin yung number. Sabi niya, yung ibang bansa naman nagkaroon ng lockdown. Ineffective din sila. And it caused more harm and more deaths. Pero dito lang daw sa Pilipinas at saka sa Indonesia, ang kinonsider na ang lockdown panacea for the worst pandemic in more than 100 years. Kaya daw as a result, yung World Bank considered the economic outlook of the Philippines and Indonesia uncertain at best this year. Talaga namang uncertain, Tony. Lahat naman ng bansa palaging uncertain with the exception of a few dahil kumbaga nakakuha sila lang pamamaraan how to control it. Gaya ng China, na-control na nila. Sabi ni Tony Lopez, dyan daw, alam niyo po, meron pa sinasabi si Tony Lopez kasi na yung mga kritisismo sa pamahalaan, like yung kay General
sino ba yun? Si General Sinas ba yun? Na nag-violate. Pagkatapos, ayan, yan, sinasabi yung high-ranking government officials help themselves with taxpayers' money, yung sa PhilHealth. Kung baga, sabi ni Tony Lopez, eh maraming corrupt na officials. May lumabag. Kung tapos yung pagpagbili raw ng mga face mask overpriced. Yung nga ang problema, Tony Boy. O to, naging Tony Boy ka talaga, Tony Lopez. Yung face mask na sinasabi mong overpriced, pinaliwanag na yon ng DOH at pinaliwanag na natin. Hindi overpriced. Kaya nagiging overpriced kasi yung mga kritiko, tinitingnan nila yung nabili na hindi naman kompleto, ikinukumpare nila doon sa kompleto. Ay, paano? Eh, talagang akala mo overpriced. Kasi yung PPE po, maraming components. Mayroon headgear, may face mask, may face shield, may PPE, mayroong sa sapatos, marami eh. Eh, pero kung nabili mo lang, eh, tatlo lang ang components, eh, talagang mura yun. O, yun nga ang problema. Ano pa? Ano pa sinasabi ni Tony? Sabi niya, lahat daw ito, itong korupsyon, itong mga paglabag sa batas, pati daw yung mga ginawa niya sa PhilHealth na kakompetensya na yung mga mafia o mga sindikato sa droga, nagkamit na kumuha ng bilyon-bilyon na pera. Lahat daw itong mga abusong ito, itong mga incompetence na ito, itong mga kawalanghiyan na ito na ibinigay ng gobyerno. Biro mo yan, ikaw talaga Tony Lopez. Binigay ng... Bakit naman ang gobyerno ang nag-hip o nagbigay nito? Ang gumawa nito, yung mga scoundrels, hindi ang gobyerno, kaya nga pinaprosecute natin. Ano raw ba ang binigay ng Pilipino naman dito sa pamala na ito? Aba, sa halip daw na bitayin si Presidente, sa halip daw na ipako sa krus, na, sabi pa ni Tony Lopez, na itong Presidente ito ay lalo yata nagiging religyoso sa bawat pagdaan ng araw, who is getting more religious each passing day. Eh, mga tao daw nag-raise ng kanilang tam in unison, nagkaisa at sinabi, okay ka boss, dakila ka, samba kami sa'yo. Kaya sabi ni Tony Lopez, 9 out of every 10 find nothing wrong with Duterte's job performance. Almost no one does not trust him. Ang tanong ko sa'yo, Tony Lopez, ikaw, do you trust him? If you trust him, eh tama ka. But if you do not trust him, oh hindi, mali ka. Lucky our president, maybe one day, Duterte will do something extraordinary, sabi ni Tony Lopez, to merit his extraordinary high job approval and trust ratings. Otherwise, Pulse Asia should go out of business. Oh, kita mo na yan. Alam mo, yung article mo, sa madalit sabi, hindi mo pinupuri si Presidente. You're mocking him. And you're casting aspersions to the credibility of Pulse Asia. Kaya sabi mo, kung sa pagdating ng araw, gumawa ito si Presidente ng talagang dapat na kapuri-puri para maging karapat-dapat sa kanyang approval and trust ratings, eh okay lang. Eh kung hindi, sabi niya, umalis na kayo sa negosyo ng survey. Ikaw talaga, Tony Lopez, bakit kayo naman ganyan? Alam po niya, yung Pulse Asia, ordinarily, marami ang nagko-commission sa mga SWS, Pulse Survey. Madali sabi, binabayaran, pinupondohan. Alibaba, may gustong kumandidato. Ibigay silang pondo. Tingnan mo nga kung anong magiging rating ko dyan. Oh, so, gastos nila. So, lalabas ang... Kaya kumisa, nagdududa. Dahil kung lumabas yung nagpondo na mataas, pinondohan naman kasi nun. Pero ito pong Pulse Asia in this particular survey, non-commissioned po ito on their own. Sila'y gumawa ng survey. Tataka nga ako, bakit naman ito kasing SWS? Eh, hindi nag-survey. Kasi if you notice, itong dalawang ito,
ito lang naman magpapalitan ng mga survey at kadalasan, palaging halos pareho naman. Eh, tingnan niyo yung sa eleksyon, hindi ba sila rin na nagsabi ng biglang umakyat si presidente hanggang, yun, nanalo na nga. O, eh, tapos ang problema sa inyo, pag okay sa inyo yung survey dahil yun ang type ninyo, o baka pa ni paniwala. Pag hindi nyo type, ah hindi, wala yan, malabo yan. Bakit naman kayo ganyan? Kailangan para pareho ang tingin natin sa lahat. Anyway, inabot na naman po tayo ng oras. Pansamantala po tayo nagpapaalam hanggang sa Biyernes na muli. Ito po ang inyong lingkod bayan, Salvador Panelo, ay nagsasabing paalala, kagaya ng paalala ni Presidente Duterte, na tayo po ay magsuot ng face mask araw-araw at face shield. And when you go out of your houses, please observe 2-meter or 6-foot physical distance and make it a point to wash your hands frequently with water and soap for 20 seconds. And please enhance your immunity system. Palakasin niyo po ang ating mga katawan. Kumain ng masustansyang pagkain, gulay, prutas, uminom kayo ng maraming tubig, mag-ehersisyo po kayo tuwing umaga, kahit na 15 minutes pwede na. Matulog sa oras at matulog ng tamang bilang, 8 hours. Please, please observe the minimum health protocols for our safety. Let us tread the path of roses and let us go beyond the path of thorns. Magmahalan tayo, and I love you all.